Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith patungkol sa ilang kaganapan sa kabilang buhay na hanggang doon, subhanallah, may pagsusulit, may pagsubok hanggang sa hindi tayo nakakapasok sa paraiso. Pagsubok, pagsusulit hanggang sa kabilang buhay. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu rabbuhu walaysa bainahu wa baina rabbihi tarjuman aw kama qala alayhi afdalus salam. Walang ni isa sa inyo, walang ni isa sa inyo maliban na lamang na siya ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa, na walang mamamang, walang tagapamagitan. Bawat isa sa atin, pag-isipan nyo itong kalagayan, kaganapan, ikaw ay iyaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang tagapamagitan, kahit sino, ikaw lamang, bawat isa, dadaan na dadaan sa pagsusulit, pagsubok na ito, kakausapin ang bawat isa sa atin. Sa puntong ito, sabi ng Rasulullah, titingin ang alipin sa bandang kanan, wala siyang makikita maliban sa kanyang nagawa. Titingin na naman siya sa kanyang kaliwa, wala siyang makikita maliban din sa kanyang mga nagawa. At titingin siya sa bandang harapan, makikita, matatalo niya ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Subhanallah. Babalutin siya ng takot. Babalutin siya ng takot. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadam 'abdi qab 'abdi yawm al-qiyamah hatta yusala 'an arba. Sa kabilang buhay hindi magagalaw ng isang alipin ang kanyang dalawang paa hangga't hindi siya matanong, maitanong sa kanya ang apat na bagay. Ang kanyang buhay, ang kanyang edad, kung saan niya ginamit. Ang kanyang kaalaman, kung ano ang kanyang ginawa rito. Ang kanyang katawan, o ang kanyang katawan, kung saan niya ginamit. At ang kanyang kayamanan. Ang kanyang kayamanan, dalawang pagsusulit. Katanungan ang itatanong sa kanya. Kung saan niya kinuha, sa anong paraan, at kung saan niya ginamit. Subhanallah. Kung saan niya kinuha at kung saan niya ginamit. Ginugol ang kanyang mga kayamanan. So lahat pagsubok, ang mga tao sa kabilang buhay, mga kaibigan, mga kapatid, ay nasa dalawang hantungan lamang. Sa kabilang buhay, nasa dalawang hantungan lamang. Paraiso o di kaya impyerno, dito lamang. Dalawang hanay, dalawang hantungan lamang. Kung hindi paraiso, impyerno, ako iyadang billah. At sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, malalaman mo kung paano ka namuhay dito sa mundo. Kung paano ka namuhay dito sa mundo. At gagantimpalaan ka, tandaan mo, isa puso't isip mo na, gagantimpalaan ka batay sa iyong nagawa, mabuti man o masama. Gagantimpalaan ka, makakamtan mo ang paraiso, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung gumawa ka, nagparami ka ng kabutihan. At gagantimpalaan ka, ipagkakaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ba't ibang uri ng kaparusan sa impyerno ako, iyadang bida, kung ikaw ay naging, subhanallah, hindi sumunod sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-isip-isipan natin yan, lagi natin suriin ang ating mga sarili na ang buhay lamang dito sa mundo ay tanging pagsubok lamang. Huwag nating kakalimutan ang tanging layunin kung bakit tayo nandito sa mundo, ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo magtagumpay sa mga pagsubok, pagsusulit dito sa mundo, sa ating mga libingan, higit lalo sa kabilang buhay. Naway pagsama-samahin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus.